Good afternoon, mga langga. For today's video po, titingnan natin yung bahay ko. Ano yung update ng aking bahay? So, ito na po yung bahay ko ngayon sa labas. Yan. So marami pa siyang kalat. Kasalukuyan pang ginagawa. So ito yung paligid niya. May pinto na siya. May tubig na at may kuryente. So dito ko muna nilalagay yung aking laundry area kasi wala pa, hindi pa siya naporma sa loob. So dito ko sinasampay yung mga damit para kapag umulan hindi ako mahirapang maglipit. Yung window niya, nakapag-down na kami, i-deliver yun probably bukas or basta within this week yung pag-install nun. So ayan, so bamboo muna yung kanyang bintana. So ganyan pala siya kalayo sa main road. Pasok tayo. So andito pa yung mga construction materials and equipments. Yan, so nilagyan na namin ng electric fan para hindi mainit kapag may nagtatrabaho. So, 1 week simula nung dumating kami, ang pinapagawa namin yon, ito, pinapa-finishing namin yung dalawang kwarto. So, ito, nalagyan na siya ng skim coat, pipinturahan na lang siya. Wala pa siyang tiles, hindi pa siya malalagyan. Siguro, sa susunod na pagbalik. So, ito yung second na kwarto. Yan. Katatapos pa lang ng finishing niya, bukas lalagyan na rin siya ng skim coat. Meron na siyang door jam, pero wala pa siyang hindi pa kinabit yung mga pinto para hindi mahirapan yung mga gumagawa. So andyan yung kanyang yung pinto para dito sa yung pinto para sa room. So, ikakabit na siya. After na lagyan ng pintura, ikakabit na yung pintuan. Meron na siyang kesame dito. Yan. So, bukas or sa susunod na linggo, ito, tatapusin yung pag-finishing dito. And hopefully, may deliver ng maaga yung mga windows para masara na natin siya. Yan. So, yan po yung update sa aking bahay. Matagal na po itong naipatayo. Mga 2019 yata ito na-start ko siyang naipatayo. Hindi siya natapos kasi kulang tayo sa budget. So, mga taon din. mga 3 years din nakalipas bago natin siya na ipagawa muli dahil kailangan pa ng karagdagang pera. Pero ngayong pagpapagawa na to, yan po ang ating bahay sa ngayon. So itong pagpapagawa na to, wala na po akong pera dito. So lahat po ng gastos simula nung inumpisahan yung pagpapa-finishing nito, kay Frederick na po yung pera na ginagamit. Kasi wala na po akong pera. Wala po akong pera. So siya po lahat ng gumastos na dito. Hindi ko alam kung hanggang saan yung ipapagawa niya, o ipapatapos niya lahat ng finishing hanggang sa labasan or hanggang sa loob lang. Kasi plano namin next week, after na mapintura nitong kwarto na to, dito na kami titira. So meron pa kaming 2 linggong magstay dito sa province. After 2 weeks, babalik na ako ng Maynila. Di ko alam kung magpa-file ako ng early
retirement for 15 years or ipaprocess ko yung request ko to transfer para magturo dito sa province. Okay, so yung school po, andito lang, malapit lang po siya sa bahay ko. So, andyan lang po yung school. Okay, so nandito po tayo sa ating bintana ng bahay. Bintana sa bahay. Yung school po, nandyan lang siya. Lalakad ka lang doon ng konti. Yan, after ng ano, ilang hakba, ilang lakad lang, ilang steps away, nandyan na po yung school. So, malapit lang po talaga siya sa bahay namin. Kung papalarin at mag-grant yung request natin to transfer, maganda sana. Kasi hindi na ako uupa ng bahay, hindi na ako mahirapan sa tubig naman. Nakikabit ako doon sa kapatid ko, sa pump niya. Hindi naman siya ganun kamahal kasi yung sa galing sa pump yung tubig. Yung kuryente, hindi ko lang alam kung gaano ka mahal yung kuryente dito kasi first bill pa, hinintay ko pa yung ano, billing ngayong month na to. So yun po ang update ng ating bahay. So kung hindi ito pinapagawa ni Frederick, siguro ngayon hindi pa rin siya hindi pa rin mapifinishingan itong bahay. So, mabuti na lang tumulong siya at nang matirhan na. Gustong-gusto ko na ditong tumira sa bahay ko. Kahit ganito pa siya, okay na sa akin. Kahit ganito pa lang siya, gusto ko nang matirhan. Para ano, kasi ngayon nakikitira lang kami sa kapatid ko. Nakakahiya kasi minsan pag nakakaisturbo tayo naman. Kahit pa kapatid natin, syempre, gusto din natin silang bigyan ng ano no, peace of mind. Ano pa ba? Hindi naman peace of mind. Basta yung parang ano, syempre bahay nila yun. Mahirap kasi pag may bisita. Okay lang kung mga 3 araw, 2 weeks na kaming nagstay sa bahay nila. Nakakahiya na. Kaya sisikapin ko bukas, mapinturahan na ito. At nang makalipat na ako dito, kami ni Frederick, pansamantala. Okay, so yun lang po mga langga. Thank you very much po. And sana makapag-video na ako ng marami. Makapag-upload na ako kasi maganda na yung aking background. Okay, so bye-bye po. Thank you very much.